O yun guys, siguro nagtataka kayo kung bakit ko naisipang gumawa ng content na ganito. Bakit ko sinasabi, bakit, yun na nga, bakit ko sinasabi na may mga advantages na naibigay yung pandemic na alam naman natin na, di ba, maraming pamilya, maraming tao, maraming bansa, hindi lang Pilipinas yung naapektuhan ng pandemic. So, yun, basic, tama naman. Kasi pag sinabing pandemic, syempre, ang unang tatatak syempre sa utak natin is problema talaga, 'di ba? Hassle. Tapos 'yun, marami yung nawala ng trabaho. Sa pagkakaalam ko, may mga company na nagsara, na bankrupt, ibang bansa. Hindi ko alam, nalimutan ko kung ano yung ano, parang pangalan ng company. Pero 'yun na nga, guys, nabasa ko siya sa Facebook na may mga company talaga na nagsara. At yun, di ba? Yun yung basic. Tama naman na problema talaga, malaking problema yung naidulot ng COVID, syempre. Pero guys, ang point, kaya ako ginawa tong video na to is para ma-realize ng tao. Di ba? Kasi yun na nga guys, para sa akin kasi ito sariling ano ko lang guys huwag sana kayong magalit sa akin. Especially sa mga taong ano talaga namumroblema ngayon kasi natural kasi yun nga maraming mga Pinoy ngayon ang nawalan ng trabaho syempre. So tapos ang problema pa nun is yun nga what if yung trabaho na yun is yun lang din yung parang primary source of income ng parang yun nga family. So di ba problema talaga syempre. Pero ang point ko guys, bakit ko ginawa tong video na to is like para sa akin kasi, gaya nitong COVID, para din siyang problema guys, basic na problema. Sa tingin ko kasi, itong pandemic na to, hindi to parang ano lang guys, bastang sumulpot lang. So, sa tingin ko, may valid na rason si Lord kung bakit to nabuo, bakit nabuo tong virus na to, bakit to kumalat. So yun yung pagkakaano ko guys ewan ko kung naiisip nyo yun, naiisip nyo din kung ano yung naiisip ko, pero yun yung para sa akin. So yun guys, yun yung pag-uusapan natin ngayon. So yun guys, huwag kayo aalis. And guys, balik tayo. So yun, ang pinakaunang ano ko guys, napansin ko, sa tingin ko na parang naging advantage pagdating ng COVID is yung ano guys, yung nalimitahan yung mga sasakyan na pwedeng bumiyahe, nalimitahan yung mga tao na pwede lumabas, di ba? So di ba alam naman nating lahat na napaka-polluted na ng hangin. So ang isang nakakaano doon is syempre yung usok ng sasakyan. So yun pa lang, one point na yun. So syempre, 'di ba? Di ako ganoon ka talino pagdating sa mga ganung usapan. Pero yun, sa tingin ko, yun yung isang ano guys, advantage. Tapos yun na nga, at syempre, 'di ba? Bawal lumabas ng bahay kasi nga 'di ba? Pagdating ng COVID lockdown. So ngayon, 'di ba, ang government natin nag-mandate sila na bawal lumabas. Pwede ka lang lumabas may exit pass ka, 'di ba? So 'yun. At dahil doon, so siyempre, alam naman natin na tayong mga tao, example ko lang mag-snack tayo. Mag-i-snack tayo, kakain tayo, mga ganun. So yung mga basura natin pag 'di ba, kung walang basurahan. So kahit ako minsan, so napakaburara natin. So aminin na natin 'yun, wag na tayo magbalines. So yun lang, ang ano doon is like, 'di ba, kung saan lang natin tinatapon, mga ganun-ganun. So yun, at least doon, di ko na iano ang buong ano doon. Pero yun na nga, at least 'di ba, nabawasan din yung yun, pag ano ng basura na yun na, kahit saan lang natin tinatapon. So yun. Tapos yung crowd, sa tingin ko guys, di ko alam, pero yun nga, dahil 'di ba, nabawasan yung naging limitado yung mga sasakyan na pwedeng bumiyahe. So dahil doon, syempre,
Paano ba? Yung traffic guys, nabawasan din. Sa tingin ko, di ko sure, pero sa tingin ko lang ha, nabawasan din. So, yun guys, yun yung number one na napansin ko, na sa tingin ko advantage. So, yun guys. Tapos, pangalawa sa napansin ko guys, na sa tingin ko advantage din siya, is, yung, syempre, diba, marami yung nawala ng trabaho. So, ang nangyari dun sa mga nawala ng trabaho, is, syempre, nasa bahay na lang. So, yun, ang ano dun, ang point dun guys, is parang, ang bonding, diba? Although, yun na nga, nawala ng trabaho, pero ang point dun is parang, nagkaroon sila ng parang time na parang magbanding talaga, di ba? Mas humaba yung time na magkakasama kaysa nung may trabaho, di ba? Na parang magtatrabaho sa umaga tapos uwi sa gabi, ganun. So, ngayon, parang humaba yung banding time ng isang pamilya. Tapos, di ba, alam naman natin na tayong mga kabataan, di ba? Masyado tayong magala, di ba? Mga ganung bagay. So, dahil sa lockdown, so medyo na ano tayo, na control. So, yun, stay home na lang tayo. So, yun guys, di ba parang ano tayo, parang nabigyan tayo ng time na parang parang pinarealize sa atin na dapat, di ba, yung pamilya dapat magsama-sama, ganun. So, ganun yun guys sa tingin ko. So, iwan ko sa inyo. So, yun guys. So, ang pangatlo guys, nasa tingin ko, ang parang naging advantage ng COVID is parang pinarealize ng COVID na dapat talaga na, di ba, alagaan natin yung sarili natin, yung health natin, char lang, na, di ba, parang ganun, yun yung pagkakaano ko guys, pagkakarealize ko na parang, kasi di ba, pagdating ng COVID, natuto tayong parang dapat kumain tayo ng ganto lang, yung parang natuto tayo na parang kumain ng mga masusustansyang pagkain, natuto tayo na parang dapat minuto nag-aano tayo ng alcohol sa kamay, dapat pagdating ng bahay maglinis tayo agad ng, syempre, di ba, mga kamay natin, example, mga ganun. So parang ang point ko guys is parang pinarealize sa atin ng COVID na parang alagaan talaga natin yung sarili natin, parang ganun. Ewan ko ha kung ano yung ano nyo, pagkakaintindi nyo, pero yun yung para sa akin na parang, di ba, parang yun nga, pinarealize sa atin na parang alagaan natin talaga yung sarili natin, at yun, para di tayo ma ano ng COVID, nung virus, kasi di ba, alam naman natin na pag mahina yung resistensya ng isang tao, so madali daw yung kapitan. So ang ginagawa natin, so syempre kumakain tayo ng masusustansyang pagkain, di tulad ng dati na parang kung ano lang yung nandyan, yan na, di ba, parang ganun. So yun guys, sa tingin ko na naging advantage ng yun yung point ko guys. Tapos ang pang-apat guys is although yun nga, maraming nawala ng trabaho syempre, pero ang ano guys, sa pagkakaintindi ko, parang natuto tayo, especially tayo mga Pinoy, kasi di ba, natuto tayo sa tingin ko na parang pahalagahan talaga yung pera, di ba, kasi pagdating ng COVID, so syempre lalo na sa mga nawala ng trabaho, so ang nangyari, may parang binigay na parang subsidy, char lang, parang ano, parang pera yung gobyerno pang gasto sa pamilya, di ba? Kasi yun na nga, may mga nawala ng trabaho. So yun doon sa point na yun, parang ano guys, parang sinasabi na dapat yung tao, dapat talaga na pinapahalagahan natin yung value ng pera. Kasi yun nga, mahirap siyang makuha, pero madali na siyang gastusin. So pagdating ng COVID, so di ba, natuto tayo na parang magtipid talaga, kasi yun nga, pag di ba, lalo na sa mga nawalan ng trabaho, so syempre mas di ba, natuto tayong dapat magtipid talaga. So yun guys, yun yung sa ano ko, sa tingin ko. So natuto tayong parang pahalagahan yung pera, kasi yun na, mahirap siyang parang kuhanin, tapos yun nga, di ba, madali na siyang gastusin. So yun. Tapos guys, panglima na sa tingin ko naging advantage ng yun na nga pandemic is iwan ko lang kung napansin niyo, pero ang isa sa napansin ko guys is
parang natuto yung tao na dumiskarte para maka syempre maka ano ng pera, maka diskarte ng pera, 'di ba? Ang napansin ko kasi guys, is dumami yung online seller, 'di ba? Kahit ano, napansin ko ngayon guys, is parang 'di ba, yung mga ibang teenager is yun na nagta-try na silang mag-online selling ganun-ganun kasi 'di ba, alam nila na baka nakikita nila na yung parents nila is parang nahihirapan talaga, 'di ba? Kasi nga crisis eh. So mahirap yung pera. So yun, parang natuto yung iba na dumiskarte, na yun nga, parang natuto yung iba na tumayo sa sarili ng paa, or kung hindi man is parang natuto sila na dapat example ako, may trabaho ako, 'di ba? Tapos para mas ano, mas kumita ko ng pera, kailangan ko ng pangalawang mapapagkuhanan ng pera. So parang ganun siya guys. So parang natuto yung tao na parang dumiskarte talaga. Ganun. So paano ba? Basta yun guys. So yun lang. Tsaka last guys, pero sa tingin ko marami pa yung ano naibigay ng parang advantage yung ano, yung COVID, pero hindi lang natin na-appreciate o di lang natin nakikita kasi syempre, 'di ba, problema naman talaga, totoo naman talaga 'yun. Pero 'yun. So ang pang-anim tsaka yung last na sa tingin ko guys na naging advantage ng COVID, ng pandemic is 'di ba, kung ano guys, kung walang pandemic, 'di ba? Syempre, dapat sana pasukan na. So bakit ko sinama yung pasukan? So kasi guys, ito napaka although sensitive to siya na issue, pero totoo ito eh. Siguro napansin niyo din. So 'di ba? Pag ano kasi, pag pasukan, 'di ba? Pag pasukan kasi guys, sorry kung ano, kasi napaka ano talaga nito, pero paparangkahin ko talaga kayo. Kasi 'di ba, pag pasukan, dumadami yung scandal, guys. 'Di ba? Ng mga estudyante. Pansin niyo ba pagpasukan? Basta yun yung napapansin ko guys eh, pagpasukan, madami yung kumakalat na scandal ng mga estudyante, 'di ba? Mga ganung bagay. So yun nga, sorry kung nasama ko to, pero yun guys, totoo naman talaga eh. Iwan ko kung napansin niyo din, pero yun yung napansin ko. So yun, para sa akin yun yung advantage isa ng pandemic na to, na parang nabawasan yung scandal, paglaganap ng scandal kasi nga walang pasukan. So yun. So yun guys, yun lang yung sa tingin ko na parang naging advantage ng pandemic na to, na parang basta yun. At pahabol ko guys, yun na nga, ang lahat ng mga nabanggit ko kanina sariling ano ko lang, sariling opinion ko lang, sariling idea ko lang, nasa sa inyo na kung maniniwala kayo o hindi, pero yun, sariling ano ko lang naman yun. So yun guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to like yan, at saka guys, don't forget also to subscribe kung nagustuhan nyo itong video na to. So yun guys, thank you for watching and God bless.